talaga ako kay Ino. He's not texting me. What do you expect na? Call me! Why are you laughing? No! As your bestie, andito ako to tell you that no! You're... No! Ikaw ba sa'yo? Mag-enjoy ka na lang. Tumigil ka na. Papapagalitan ka ng mami at daddy mo pag nalaman nilang naglalasing ka. Halika na, sumama ka na sa amin. Iuwi na kita. Bakit ka ba nangingialam? Umalis ka na nga! Nung huling beses na naglasing ka at hinayaan kita, na aksidente ka, ayoko nang maulit yun. Ay, nagmamalasakit lang naman ako dahil kapatid kita eh. Kapatid? Are you kidding me? Do you seriously believe that we can be sisters? Manhid yata talaga to eh. Dahil kahit anong gawin ko sa'yo, hindi mo pa rin napapansin na pinaplastic lang kita. Yung pagiging mabait ko sa'yo, palabas lang lahat ng yun. Akala ko ba okay na tayo? Ate pa nga yung tawag mo sa akin last time eh. Tanga ka dahil naniwala ka. Ginawa ko lang yon para utuin ka. Para tigilan mo na yung pamilya ko at para lubayan mo na si Dad, okay? Pero kahit kailan, hindi kita ituturing na kapatid. Dahil kahit anong gawin mo, anak ka sa labas! Hindi ka pa rin pala talaga nagbabago. Sinayang mo lang yung tiwala ako sa'yo. Pero binigyan kita ng chance. Tinuri kitang kapatid. Sorry, kasalanan ko pa ngayon. I'm sorry! Pero alam mo, every time na niyayakap mo ko, nandidiri ako. Gusto ko ng masuka. Kaya nga, okay lang din na nalaman mo na yung totoo eh. Because I'm gonna be really sick if I call you ate one more time. Proud ka pa talaga na niloko mo ko? Wala ka man lang ni konting pagsisisi sa ginawa mo. Alam mo, Trixie, huwag ka na magtaka na ayaw sa'yo ng lalaking gusto mo. Kasi napakasama ng ugali mo. Ano? Bawi yung sinabi mo! Sige! Sige, subukan mo saktan, bestie ko. Sinasabi ko sa'yo, magkipagbeso-beso yung makapal mong mukha sa kamay ko. Sige! Bestie, huwag na siyang patulan. Hindi naman siya worth it, eh. Nagsisisi na ako na naniwala ako sa'yo. Hindi yung huling pagkakataon na maniniwala ako sa'yo, Trixie. Suko na ako sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Wala na akong kapatid. Go! Go! Umalis ka na! Hindi kita kailangan! I don't need a sister, especially a freak like you! Alis! Umalis na kayo! Ano? Bestie. Bestie. The nerve! Tanga-tanga ko, Tina. Sa sobrang desperado ko na maging okay kami ni Trixie, hinayaan ko na samantalahin niya yung tiwala ko. Kung alam ko lang na niloloko niya ako, na ginagamit niya ako, eh di sana hindi ko ni-reject si Sir Amir noon. Dahil sa kasinungalingan ni Trixie, nagkasira kami ng tatay ko. Pasalamat lang tayo at lumabas na yung totoong kulay ni Trixie. Hindi ka na ulit mabibiktima pa ng panluloko niya. Hindi na talaga, Tina. Nadala na ho ako. Kaya simula ngayon, kakalimutan at lalayuan ko na yung mga ingano. Kasi wala naman silang ginawa kundi saktan yung damdamin ko eh. Sigurado ka ba dyan? Hindi na magbabago ang isip mo. Paano kung lapitan ko ulit ni Sir Amir at humingi ulit siya sa'yo na isa pang pagkakataon? Ayoko na ho, Tina. Masyado na po akong maraming sakit na naranasan ng dahil sa mga ingano. Kaya mas mabuti pa magkanya-kanya na lang kami.
Kasi masaya naman ako sa pagiging matres ko eh. Kayo naman talaga yung nagparamdam sa akin ng totoong pamilya. Sheila. Ma'am. Nasa kwarto na ba niya si Trixie? Wala pa nga po, ma'am eh. Umakit ka na dun sa sir, masabihin mo naka-ready na yung breakfast. Ah, oh, sige pa, sige pa. Lady, you're in big trouble. Tell me, where the hell have you been? Trisha. Trixie. Ba't ganyan itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Trixie, speak to us. What happened to you? What happened? I think I've been raped. Na-rape ako ni Ino. Come with me. Come here. And Trixie, sabihin mo sa akin, ano nangyari? Start from the beginning. I'm sorry. No need to apologize. Concerned na kami sa'yo. Tell us what happened. I thought we liked each other, Mom. I told him to stop. Pero binabay niya ako. Ay, sa papatayin kita ako yun! Sheila! Susi na kotse! Sir, sandali lang po, apo. Romeo, calm down! At saan mo siya hahanapin? Alam mo ba kung nasan si Ino? At pag nakita mo siya, anong gagawin mo? Aawayin mo? Sasaktan mo? Magpapakulong ka rin ba? Ramir! Kailangan ka ni Trixie beside her. She needs us. And besides, pag sinunggod mo si Ino, it will just create a huge scandal. Malalaman lang ng lahat kung ano nangyari sa anak natin. Hindi na niya kailangan yung kahihiyan. So you're saying we just stay here? Contain it and do nothing? Mas malaga pa siya yung kahihiyan! Pinoprotektahan ko lang yung interes ng anak natin, Ramir. No, Mom. No. Tama si Dad. I want Ino to suffer. I want him to rot in hell. Susundong tayo sa pulis. Ipapakulong ko yung walang liyang Ino na yun.
How's her daughter? Well, based sa physical examination, no? Wala kami nakitang laceration sa private part ng pasyente. Wala kang bleeding. How can that be? Ang sabi sa amin ng anak namin na rape siya. Are you suggesting naggawa-gawa lang yun ng anak namin? No, hindi naman po sa ganun, ma'am. What I'm trying to say is, negative findings of laceration do not necessarily mean na walang rape na naganap. Okay? In some cases, the hymen may not be torn away despite repeated coitus. So what we did, kumuha kami ng sample from the patient and para madala din sa laboratory. Regarding her condition, is there anything we can do to make sure that she's all right? Binigyan ko na siya ng emergency contraception. Once the lab results are out, malalaman natin kung nakakuha siya ng STD. In the meantime, re-resetahan ko siya ng pampatulog. In case meron siyang problema sa sleeping. But you know what she needs most right now? The comfort and support from her parents. Iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Okay? If you'll excuse me. Out on the rest of the party. Kasi nga kailangan ko ayusin at gumitin ang sarili ko. But as for Trixie, sumama siya sa mga ibang guys. Yun ang huling pagkikita ko sa kanya. Natatandaan mo ba kung sino yung mga lalaking yun? Eh, hindi ko na makita kung sino mga lalaki yun. Actually, malayo nga sila eh. But I'm sure hindi ko mga bisita yun. They're pretty much older than me. Yun pa. Wala rin ako masyadong iniintindi. Kasi nga sa oras na yun, gusto ko lang gumutan ng sarili ko. Hindi ko maintindihan. Bakit ikaw yung nare-reklamo ni Trixie? Bakit niya sinasabing ni-rape mo daw siya? Maybe she's mad at me. Dahil ayaw ko na nga sa kanya. Baka gusto niya akong gantihan. Purusahan ako. She's accusing me of rape. Pero ate, nagsisinungaling siya. Walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Hindi ko ni-rape si Trixie. Wala akong kasalanan. Please tell our son na ika-cancel na namin lahat ng remaining engagements namin dito sa Germany. Nahihirapan pa kami magpa-rebook ng flight pabalik ng Manila. Basta uuwi kami dyan as soon as possible. Opo ka, Lorena. Attorney Matias. Would you know kung kailan sila magpa-file ng formal complaint sa fiscal's office? Hindi po, CRD eh. Pero kung sakaling matuloy po itong kaso, eh, hindi po yata dapat ako yung kunin yung law. Go back to the precinct tomorrow, Attorney Matias. Humingi ka ng copy ng initial statement na sinubmit ng complainant sa kanila. Kung meron na rin, i-request mo rin ng iba pang pertinent records na makakatulong sa pag-draft natin ng counter affidavit. Habang wala pa ako, kayo muna ni Attorney Patrick ang mag-assist kay Ino. Sir, pasensya na po. Pero hindi po yata ako yung karapat-dapat na kunin yung abogado ni Ino. Yung accusing party po kasi... Please, Lilith! Huwag ka nang tumanggi! To be honest, my husband was considering other lawyers. Pero I insisted na ikaw ang i-assign. For now lang naman. Pag nasampahan ng kaso ang anak ko, si Attorney Patrick naman ang mag-aasikaso ng petition for bail habang wala pa si Cons. Kailangan ka pa rin namin para mag-assist kasi ikaw lang naman yung kilala ko na maaasahan at papagkatiwalaan namin lalo na ngayong hirap na hirap pa kami makabalik dyan. Pero ma'am... Sa dami ng naitulong ko sa'yo at sa pamilya mo. Ngayon lang naman ako humiling sa'yo, Lilith. Tatanggihan mo ako talaga? Sige po, Kalorena, CRD. Ako na po munang bahala. Anak, mukha ngang mahirap ang sitwasyon na napasok mo. Sino mag-aakala na magiging abogado ka
laban sa kapatid mo. Temporary lang naman po, Tinang. Hanggat hindi pa po nakakabalik si CRD. Sigurado po, pag nakauwi na yun, siya mismo yung hahawak ng kaso ni Ino. Matindi ang binibintang ni Trixie sa anak ng boss mo. Pag nagkataon, maaari siyang mabulok sa bilangguan. Pinaninindigan po talaga ni Ino na wala siyang kasalanan eh. Ang katwiran niya, bakit naman niya gagahasain yung taong ilang beses niya nang pinagtabuyan? Naniniwala ka ba sa paliwanag niya? Ewan ko po, Tinang. Hindi ko na po alam kung sinong paniniwalaan eh. Hindi na rin po ako sigurado kung may kakayanan ba si Inong gawin yun. Alam mo, Lilet, kung pagbabasihan ko yung mga kwento mo sa akin tungkol kay Ino, masasabi ko na magandang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Diba sabi mo nga, tumutulong siya sa mga outreach. Magalang at hindi bastos. Magandang pakikitungo niya sa kapwa niya. Anak, alam ko na iipit ka dahil kadugo mo ang kalaban mo sa kaso niyo. Pero kung iisipin mo, anak, ano? Mas tinuturing ka pang pamilya ni Ino kesa ni Trixie. Malaki ang sinasabi nito sa karakter ni Ino.